So, we will now prepare the turkey for baking. So first, kailangan tuyo yung turkey. So, pwedeng paper towel, idadab nyo sa kanya hanggang sa matuyo siya. And then, yan. Papasok nyo yung kamay nyo gently in between the laman and the skin of the turkey. Now, butter. So, ang gagawin nyo sa butter, yan ang silbi niyan. Ipapasok nyo siya sa loob ng mga bulsa-bulsa ang ginawa natin. Now, syempre, may cavity siya. Meron siyang ganon. Uhulugan nyo lang siya ng butter. Hulugan nyo lang. Now, mamasahihin natin yung turkey sa labas ng butter. Mali. Pati sa mga sa singit ng pakpak. So again, we're doing this because matutulungan din yung mag-brown yung ating turkey. And of course, flavor. Before ko siyang ni-ready, binabad ko yung turkey overnight. It's called brining. Binabad ko yung turkey sa tubig na may isang tasang asin. Remember, when you're handling poultry, chicken, turkey, kailangan madalas kayo mag-wash ng hands because of the salmonella. So, yan. Pepper. Purpose of brining is to semi-cure it, to parang ibabalik niyo yung moisture ng chicken. Again, put inside the packet. Now, the purpose of the bread, yan o, ipakita ko sa inyo. Since malaki yung cavity, normally, ang turkey, pag sinaserve, pag Thanksgiving, stuffed siya. Meron siya stuffing, meron siya minsan Vienna sausage, minsan apples. Since wala tayong apples for today, kailangan natin siyang takpan para siya kaagad maluto. Okay, there. Tinapay. Tinapay is a good substitute or apples. Okay, now, you see this? Itong dalawang drumstick na to. Kunin niyo yung ulo. Meron dyan butas eh. May butas dito. Okay, may butas sa ilalim. Normally, yung iba, tatalian nila yan. Pero since gagawin natin mas madali. Ang wala ng tali. So, it's tucked inside. Now, ito, kailangan natin siya i-tuck dito sa ilalim. Now, pag ayaw na mag-tuck, toothpick. Toothpick, just stick it there para mag-tuck siya. So, it's now ready. We're going to bake the turkey. Now, turkey, dahil malaki po siya, tsaka makapal yung kanyang laman, it takes about 2 to 3 hours to cook it, depending on the weight. Now, this one is about 6 kilos, so it will take 3 hours. Now, kung ayaw nyo masyadong isipin yung oras, basta yung oven nyo nasa 350 degrees Fahrenheit, pasok nyo siya. If you have a thermometer, a meat thermometer, ang end temperature nung turkey, sa pinakagitna, dito, sa pinakagitna, susuksok nyo siya. Dapat lumabas siya ng 160 degrees. Then, para hindi masunog yung ibabaw ng turkey. Sandali, pag nag-160, that means luto na siya? Yeah. Huh? Wow. May mabilis, ha? Medyo mabilis siya. Maybe I should take home that oven. Taray nga, eh. Pag-usapan natin, tinatanong ni Jelly kung binabrine. Ang brining, yes. Please explain to them. Salt and water. Bababad mo siya sa salt and water. For how long? For overnight. Tapos kanina, he was basting it with? With butter and garlic salt. The same thing I used to marinate the turkey. Gano kadalas ka magbe-baste? Madalas kasi ako mag-baste. Every time I look at it, nagbe-baste ako. Kaya ang sarap ng turkey talaga ni Janice. Kasi also need to keep it moist. Super. Ah, talaga? Sarap. Nire-request pa namin yan. Nakailang turkey ka na in your life? Siguro mga 10. Ay, wow. Christmas. Wow. No, more. More, Janice, more, because kasi nagpapaluto pa ako minsan sa'yo ng dalawang turkey.